konting break sa music kasi gustong-gusto kong i-endorse ngayon sa inyo yung bagong negosyo ko, Motivated by the Motivational Rise. At gusto ko rin sabihin sa inyo na kung gusto nyo umorder agad-agad after ng video na to, then feel free. Kontakin nyo lang ako kung anong gusto nyo orderin sa mga menu na ipapakita ko sa inyo. Meron tayong mga rider dyan. Nasetup na natin yan. Meron tayong mga rider sa barko, sa bus, sa jeep, tricycle, tsaka pedicab. Yung kasi yung mga gusto naming rider ngayon, yung mga old-fashioned tsaka traditional. So dahil sa motivational rise na yon, eto ngayon yung mga menu na meron ako. Yung number one. Ang tawag namin dyan sa ano na yan, pagkain na yan ay oceanal rice. Yung kanin na yan, hindi yan basta-basta kanin, no? Hindi lang kanin yung binibenta ko sa inyo sa kanin na yan. I'm selling you vacation, no? Kasi sa oceanal rice na yan, ha? Pag kumain ka niyan, para ka na rin nagdagat. Para ka na rin nagbakasyon. O, isipin mo yon, kakain ka lang ng kanin. Pero parang yung feeling mo, magiging feeling mo yon pag ginain mo. Try mo, pumunta ka dito sa amin. No? Pag ginain mo yan, ay, feeling mo parang kang nasa may ano, pampang. O, nakikinig ng mga alon. Kasi ayun, laki ng alon na yan. No? Forma pa lang ng kanin na yan. Yung malupit pa ron, pag sinunod-sunod mo yung kain mo, para ka nang nagsisurfing. Yung kanin ko na yan, sabi ko sa'yo, from the oceanic nature, from the nature of the ocean, no, and the ocean of the nature of the rice is this. Sa pagiging oceanic ng kanin na to, no, lahat ng mga seafood na gusto mong kainin ay wala ka nang hahanapin. Nice. Lahat nandyan na. Lasahan mo na lahat. Meron yan lasa ng oyster, lasa ng fish, shark, crocodile, whale. Nakuha lang namin yung timpla kung paano yung mga yun. Jelly, jellyfish, goldfish, lahat yan nandyan. Tikman mo na lang. Feeling ko magiging isa sa mga bestseller namin to, itong oceanal rice na to. So try nyo na. Yung oceanal rice namin, nagkakaalaga lang siya ng 250 pesos kada kutsara. Kasi kinumpute namin eh, di ba pag magbabakasyon kayo, syempre meron kayong entrance fee, yung pag-stay nyo pa, kukuha pa kayo ng kwarto, di ba? So, sa computation namin, sa lahat-lahat, nag-come up kami sa presyo ng 250, at least mas mura na, di ba? Tulad nga ang sabi ko sa inyo, dito sa kanin na to, I'm not selling you the rice itself alone, ha? I'm selling you vacation. Pag kinain mo yan, ay, sabi ko sa iyo, para ka talagang nagdagat. Oceanal rice. Ito namang second menu natin sa ginawa nating negosyo, no? Again, motivated by the motivational rice. Ano nga ba itong second na pagkain natin? Ito, pakita natin. Ayan. Ang tawag natin dyan ay relaxal rice. Ha? Relaxal rice. From the word itself, relax. Kung yung binibenta ko sa inyo dun sa oceanal rice ay your vacation, dito sa kanin na to, I'm selling you rest. Mag-relax ka. Marami sa mga tao ngayon, ha, hindi na nila makuha yung tamang pahinga dahil sa sobrang pagtatrabaho, sobrang mga bagay-bagay, daming ginagawa, sobrang dami ng alalahanin. Well, may sagot na dyan. Itong kanin namin, relaxal rice. Kainin mo lang to, ay, para ka nang humiga sa pinakamagandang kama na meron sa buong mundo. Ganun ka marerelax pag kumain ka ng kanin na to. Sasabihin ko lang din sa inyo na medyo may ano to, side effect ng konti. Pag tumuloy-tuloy ka ng kain dito, pwede kang makatulog. Kasi nga nakaka-relax siyang kainin. Kaya paalala lang, pagka kukuha kayo nito, huwag kayo masyadong kumain ng marami. Makauwi pa kayo sa mga bahay ninyo. Pagkano ba itong relaxal rice natin? Itong relaxal rice, 200 pesos lang to. Ha? 200 pesos kada dalawang kutsara. Kung aangal ka sa presyo, hindi ikaw yung target market ko. Hindi ikaw yung dapat bumili nito. Di natin dinidiscriminate yung mga walang pambakasyon, yung walang pampahinga dyan. Ha? Eto, sagot ko. Kaya nga gumawa kami ng kasagutan.
Oceanal Rice, Relaxal Rice. Napakamura na yan. 200 pesos kada dalawang kutsara. Saan ka makakakita yan? Dito lang yan. Relaxal Rice. At para naman sa third menu natin, eto, excited din ako pakita sa inyo. Lahat naman gusto ko talagang pakita sa inyo. Para ma-motivate din kayo tulad ng pagkakamotivate sa akin ng motivational rice. So eto yung pangatlo. Eto na. Yan. Yan yung chickenal rice. Ha? Chickenal. Chickenal rice. Kung dun sa oceanal rice, makakakain ka ng mga seafood. My gosh. In this rice, makakakain ka naman ng manok. Pero kanin lang. Kanin lang siya, pero lasang-lasang manok. Kasi yung kanin na yan, gawa yan sa chicken fibers, chicken meats. Huwag kayong mag-alala, wala yung kuko dyan. So kung ano yung nakikita nyo dyan sa picture na yan, ganyan namin isa-serve yung chickenal rice namin. Meron kang kanin, tapos may ulam ka rin kanin. So wala kang pang-afford sa mga tinatawag natin mga lutong, iba't ibang luto ng chicken. O eh dito ka sa chickenal rice na to. Kanin lang yan, partida. Etong chickenal rice na to, eto yung pinakamura na ino-offer namin dito. Na i-offer namin. Yung isang buong order na yan, 185 pesos lang yan. May libre ka ng ketchup. Yung ketchup na yan, apat na patak. Pagka gusto mong gawing limang patak yung ketchup, magdadagdag ka lang ng 35 pesos. Ganun siya kamura. So kung gusto mo isang basong ketchup, bayad ka lang mga 1K. Kasi malaking baso yung ino-offer namin dyan. Masyado naman kayo. Pagka umangal ka sa presyo ng ketchup, bala ka sa buhay mo. Kasi dapat nagpo-focus ka sa kanin. So ayan yung chicken and rice. Ha, tandaan nyo yan. So papakita ko na sa inyo ngayon yung pang-apat na pagkain o na menu natin dito sa negosyong kinayo natin. So palagay ko maraming matutuwa sa i-offer namin na to. Ano nga ba yung pang-apat? Eto po siya. Yan. Yan yung flytal rice. Flytal / plain rice. Dito sa flytal rice na to, ano, ang target natin dito, yung mga taong gustong-gustong gumala-gala sa maraming lugar. Dito sa kanin na to, I'm selling you travels. Kainin mo to, ay, lilipad talaga yung isip mo. Feeling mo, nasa aeroplano ka na. Feeling mo, pumupunta ka na sa ibang bansa. Ganun kalupit yung kanin na to. Gusto mo mag-travel pero wala kang pang-travel? I-try mo to. Ito yung sagot para doon sa problema mo na yan. Meron tayong instruction pagkakain ka niyan. Iisipin mo muna kung saan mo gustong pumunta. Kung local yung pupuntahan mo, 5 seconds mag-isip kung anong lugar sa Pilipinas yung pupuntahan mo. Tapos pikit mo yung mata mo, kainin mo yung flytal, plain rice. And then nandun ka na. Ngayon, kung pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka sa Japan, sa Korea, gusto mong ma-experience kung ano yung ambience doon, mag-search ka na. O 15 seconds, pumikit ka, tapos saka mo kainin yung flytal and plain rice na yan. Andun ka na. Yung nga lang, gusto ko lang din sabihin sa inyo, meron din tong side effect. Ano? Kakumain ka ng sobrang dami, minsan di ka na nakakabalik. Nagkakaroon ng delay flight sa isip mo. Kaya, ontihan nyo lang para makabalik din agad yung aeroplano dito sa atin. So, di ka maligaw. So, try nyo na, ha? Kung gusto nyong magpa-deliver, meron tayong tinatawag na on-hand program delivery, no? Yung on-hand program delivery na yan, dito sa negosyong tinayo natin. Pagdating ng rider sa inyo, nganganga ka na lang. Pagbukas mo ng gate, nganganga ka na lang, susubukan ka na ng rider. No? Kaya lang po, pagka ganun yung ginawa nyo, medyo may risk tayo ng konti. No? Minsan may konting lasa ng usok, lasa ng ulan. Depende po kung paano yung panahon pagka deliver sa inyo yan. Pero masarap pa rin yan. So, pwede nyo ako yung ano ha, pwede nyo ako i-chat, pwede nyo ako i-message kung ano yung nagustuhan nyo dito sa mga pinakita nating mga iba't ibang klase ng pagkain. Motivated by the motivational rice. Try nyo na. Yung pangalan, to be announced.
Okay, bye. Nice.